Hi! So, welcome back sa aking second online tutorial. So, ngayon, inaasahan ko na nakatono na ang inyong mga banduria at nakapagpalit na rin ng mga string, no? Kung kayo ay naputulan habang nagtotono. Kaya mag-alala dahil kasama talaga sa pag-aaral ng pagtotono ng banduria ay napuputulan talaga. Kasi first time nyo palang nag-adjust ng mga tuning pegs sa inyong banduria. So, maaaring iba sa inyo ay mali yung nabiling string. What? Para doon sa bawat bawat string ng banduria, no? So, kasi may bawat string ng banduria, yan, ay may nakaakibat na number ng string pag binibili. Okay. Akala kasi ng iba, ang banduria ay parang katulad lang ng gitara. Pag sinabing string 1, yung string number 1 yung binibili. Pero actually hindi. Ang binibili sa banduria sa string 1 niya ay 0. So yun po yung ginagamit na string ko. No? I don't know kung ano yung ginagamit ng ibang banduria trainers. Pero for my experience, yun po yung string na ginagamit ko sa paglalagay ng string. So, sana ay nalagyan nyo ng mga string mga banduria nyo dahil susundan na to natin ang isang susunod na lesson natin. Ito yung tinatawag na scale. At pagkatapos kung ituro sa inyo kung paano or nasaan ang scale ng ating banduria, basic lang munang ituturo ko sa inyo. Kasi yun naman ang usual ginagawa ko sa mga unang banduria students ko. Yung basic scale muna that will be on the second octave. Yung do ay na yung do sa second octave, hindi sa do sa first octave, kasi yung do sa first octave medyo halit sa may makakapal na string. So pag beginners kasi medyo malalambat pa yung mga muscle fingers ng mga estudyante ko, so nag-start agad muna ako sa second octave na do. So doon tayo magsisimula mag-aral ng scale at bibigyan ko kayo ng mga some exercises na natutunan ko rin from other music teachers. Okay, so I will teach you how to play the banduria yung proper finger pattern tinatawag. Tamang placement ng daliri para sa bawat notes. Kasi importante yon. Yun ang sikreto kaya mabibilis ang mga pagkalaw ng daliri ng isang banduria player dahil tama yung placement ng daliri. So, yun ang isa sa mga pinaka-importante. So, ready na ba kayo? I'm ready! Let's start our second lesson. Let's go! Okay, let's start! So, para sa ating unang step ay the proper position muna. Ano ba yung proper playing position? So, sa proper playing position ng banduria, so, ang ating player dapat naka-half seat. So, lahati lang yung upo sa upuan. Tapos, medyo naka-na. Pwede naman close. Yan. Para sa mga babae, ito naka-close legs. Sa mga lalaki, pwede naman konting bukal ng konti. Then, ilalagay natin si banduria sa pagitan ng ating hika. So, nagay niya. Diagonally. So, kung ikaw naman ay right-handed, so ang left hand mo ang nasa position ng frets. Pero pag ikaw naman ay left-handed, pwede naman natin ilipat ng ganito to. So, some bandura player, they tended to reverse yung position ng string. Pero some other left-handed players na ano, like yung mga estudyante ko, hindi ko na binabago yung position ng string. So, kahit left-handed sa same position pa rin ng string. So, ano naman ang position ng ating left hand. Ang left hand position natin ay dito. Yan. So, i-place nyo yung thumb sa likod ng neck ng banduria. Yan, naka-place ang thumb. Tapos, ka-ready yung kamay sa string. Ngayon, ang right hand naman natin, makikita nyo, meron tayong parang lubog na parte dito. Yun ang itatapat natin
dito sa bridge ng bandurya. Yan. So, siya ang iipit ngayon doon sa bandurya. So, makikita nyo, hindi ko binubuhat ang bandurya gamit ang aking left hand. So, kusa nang nakatayo yung bandurya dahil pinipigilan ng kamay ko yung bridge. Yan, ganyan. So, yung palad ko ang pumipigil sa bridge para sa bandurya, para hindi siya malaglag. So, ibig sabihin, freely na nakakagalaw yung aking left hand. So, ang tendency lang, so ang gagawin ko, iipitin lang ng hinlalaki ko sa kanang daliri ko yung bawat frets. Kasi, isa sa mga maling gawain ng ibang nagbabandurya, binubuhat nila yung bandurya gamit ang left hand nila. That is very wrong. What? It's like yung mga nag-aaral ng violin. Sila, pag nagtutugtog sila, iniipit ng chin nila sa kanang shoulder nila yung violin. No? So, ang left hand nila, freely nakakagalaw yung kamay nila para mas mabilis yung accuracy ng paggalaw ng daliri nila. So, same rin tayo sa bandurya. So, katulad yan. So, nakangat ang bandurya ko. Position naman ng peak. Sa position ng peak, replace natin yung ating daliri. Yan, ganyan. Place natin si peak sa ibabo nito. Pitin natin siya ganyan. Yan. So, pag tinanggal ko yan, baby heart. Opa! You are my sunshine, my only sunshine. Joke lang. Okay. So, pwede ganyan. Then, same position. Oh, yan. So, itatapat lang natin si bandera dito. Yan. Ang pag-pluck sa bandurya. Yan. Pag-pluck sa bandurya. Hindi yan yung iba kasi ang idea nila. Kung naka-horizontal ang string, naka-horizontal din si peak. Pero actually, mali yan. Kasi, sa gitara yung ginagawa. Sa bandura, hindi. Hindi mo pwede kasing gawin yun. Dahil pag ginawa mo yun, lulusot siya doon sa string at hindi ka makakawala. Hindi ka makakawala ng magandang tremolo. So, paano gagawin natin? So, magiging itsura niyan. Diagonal si string, horizontal si peak. Kaya pag pinosition mo yan, nakikita ka ng horizontal din, pero nakadiagonal yung string. Nag-slide lang yung dulo ng peak. So, yun ang sekreto ng pagbabandurya. Yung dulo lang ng peak ang tatama sa bawat string ng bandurya. Okay, info ba? Okay. Try natin yung scale. So, kanina, ang do. So, doon sa fret marker natin. Doon ang do natin. Do. Then, re. Open string. Second string. Next, mi, second string, second fret, then fa for the third fret, okay, second string pa rin, then sol, open string, first string tayo, then la, first finger, second fret, then ti, para naman doon sa ating third finger, yan, T, and fourth finger para sa do. Okay. Dahil yung mga beginner ko, minsan hirap sila. Minsan, pinapalitan ko ng position yung daliri nila. Ba, la is finger number one, then T, finger number two, then do is finger number three. Yan. Okay. Kora, rig natin. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Then do. Okay, nakuha ba? Okay. Ngayon naman, gagawin natin yung tinatawag the up and down motion ng picking. Importante kasi yon dahil
yun ang nagpapabilis sa movement ng scale natin. Anong ibig sabihin ng up and down? So, ibig sabihin, meron tinatawag na downstroke and upstroke. Pag sinabing downstroke, pag place ko lang doon, downstroke, nakuha niya, then upstroke, yan. So, ibig sabihin, meron na down and upstroke na tinatawag. Ngayon, pag nagpe-play tayo ng mga notes, each note, hindi sila pare-parehas ang stroke. Halimbawa, gagawa tayo ng do, re, mi. So, yung do, downstroke, yung re, upstroke, then yung mi, downstroke ulit. Parang gito. Okay niya? Downstroke, do, re, mi. Okay? Gagawin nyo lang yun, paut ulit. Do, re, mi. So, lilipat kayo ng string. Do, sa re, open string, then mi. So, iikot si two fingers, also one finger like this. And do, re, mi. And do, re, mi. Ikot. Do, re, mi. Okay. Next. Okay, nakita niya? So, ginawa ko, binuo ko yung scale using the up and down motion. Okay, so, gawin niya lang yun, paut ulit. Let's say, every day, gawin niya siya 10 times, pababa. Okay, pag na-master niya yung pababa, gagawin niya naman yung reverse naman niya. Isa pa? So, same thing rin. Mga 10 times a day. Ah, pag may mga ginagawa kayo. Pero pag wala mo kayo ginagawa, do as much as possible. No? Pero, pag na-master nyo na yung both yung down and up, so, that's the time na gawin nyo yung up and down motion. Like this. Okay niya? Oh, you can do it the double time. Tawag na namin ngayon, tremolo. What is tremolo? There are times na tumutugtog kami na tinatawag na tremolo. Yun yung prolonged sound. Kasi, as you can see, no, pag pinlay natin yung string natin, nagagawa lang yung sound niya. So, paano kung gusto natin pahabain yung tunog niya, mga 8 counts ang haba niya. So, kailangan natin i-prolong siya gamit ang tremolo. Take this. Yeah, gain forward. So, gagawin nyo lang yan. Let's say, gilang kayo ng take for 4 counts. Yan, gada nota. Like say, this, do. Re. Mi. Then fa. Then sol. So that is tremolo. So ito nga, nandito na tayo sa ating last part ng ating tutorial. So, ibibigay ko sa inyo ang tinatawag kong bahay kubo variation. Itong idea na to, itong banduria etude na to, ay natutunan ko nung ako ay nag-aaral pa ng violin. Naalala ko noon yung aking violin teacher, that is Homer Ilaw. A well-known Suzuki teacher.
tinuro niya sa akin itong Suzuki method. And as I found yung Suzuki method ay napaka-effective para sa mga ano, sa mga violinist na nag-aaral, no? Lalo na sa mga maliliit na bata. Even in grade 1 students, ay mabilis silang natututo mag-violin because of this method. So, in-apply ko tong method na to sa pagtuturo ko ng bandurya. So, sa Suzuki, may tinatawag silang Twinkle Twinkle Variation. Gumawa ako ng salitong variation, that is the bandurya, syempre. So, gumawa ako ng Bahikubo Variation. So, ito ay ibibigay ko sa inyo. Pag-aralan nyo, matututunan nyo dito ang maraming bagay. Unang-una, finger positioning. Pangalawa, yung plucking. Okay, yung tamang up and down plucking. At pangatlo, yung sight reading. So, sabay-sabay itong tatlong ito tumatakbo sa method na ito. Kaya, tingnan natin kung makukuha nyo. So, good luck and thank you. So, yun na yun. Maraming salamat. So, natapos na ang ating tutorial lesson. So, sana magkaroon pa tayo ng pagkakataon na magkaroon ng tutorial lesson na katulad nito. At may bahagi ko naman ang iba ko pang alam sa bandurya. So, ang unang naituro ko dito sa tutorial na ito is about basic. So, kung naghahanap kayo ng advanced,
So, ang Binyan Symphonic Rondalla ay open para sa mga new members. New members na sasali sa aming grupo. So, wala namang kailangan na edad. So, lahat open. From age 6 years old above, pwede kayong sumali. Kasi halo-halo naman ang edad ng members ko. So, kaya hindi nyo naman problemahin. So, maraming salamat sa pag-follow sa aking tutorial. So, sana magkita muli tayo. Okay. So, goodbye for now. And mabuhay kayong lahat.